Hey guys, good morning and welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, sa update ulit tayo patungkol po kay Alden Richards at Timin Mendoza ngayong umaga na to. But before that, nice ko magpasalamat muli sa inyo walang sabog support sa mga daily updates patungkol po sa kanilang dalawa. At ito na, simulan na po natin guys. So ngayon, ipapakita po natin yung isa sa mga mensahe po mismo ni Aubrey Carampel mismo kay Alden Richards. Napakaganda po ng sinabi niya. Basahin niyo po dyan yung nakalagay po sa picture po nila ni Alden Richards. Sabi niya dyan is, maswerte si Alden Richards kasi maraming taong nagmamahal sa kanya. Pero mas maswerte yung mga taong nagmamahal sa kanya dahil nandiyan si Alden Richards kasi marami siyang natutulungan tao. So, kumbaga, yung pagiging CEO ni Alden Richards sa kanyang business venture, isa po yun sa mga katulong pa mismo sa lahat po ng mga estudyante at makakapagbigay siya ng mas marami pong scholarship sa mas nangangarap at mas marami pang mga ngarap ng estudyante na makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo at magkaroon ng magandang trabaho. So, si Alden Richards ang isang magandang ehemplo para po sa lahat po ng ating mga kabataan na hindi sapat yung kanilang tustusin para po sa kanilang pag-aaral, bagkus si Alden Richards nandyan po siya para po magbigay at tumulong mismo sa mga estudyanteng hindi makatapos ng pag-aaral. So, magkaya si Alden Richards, magbibigay siya ng scholarship para po sa lahat at yung business venture niya, yung isang sa mga sandata po niya, para po mas marami pa po siyang maipon na pera at the same time guys, na investment para po nung sa ganun, mas marami pa siyang mailagay po doon mismo sa AR Foundation para mas marami pa siyang mapag-aral po ng estudyante. Good job dyan, Alden Richards. And also guys, ay yung pagliligo pa rin po mismo ng kanyang mother network. Which is, hanggang kahapon, nakita po natin yung kasama po niya mismo doon sa bahay po niya. And then, doon sa hotel kung saan kasama si Paolo at si Alden Richards doon sa interview. Kasama din po yon mismo doon po sa May Riyadh na parang prelim games ng May Riyadh. Which is, nandun na po lahat po mismo na makasali sa pag-games po ni Alden Richards kahapon. So, which is, yun po talaga yung nangyari at nagganap kahapon. At doon pa nga po siya nag-birthday. At binigyan pa siya ng AR cake. Makikita naman natin na napakaganda po ng parang pinasadyang cake po para po kay Alden Richards. Which is the CEO of this e-games. Which is, mapapanood natin ito sa January 28 at magla-live streaming po sila. At good luck nga po mismo sa business venture po na to. Ang laki ng prizes, 500,000 full of prize. Talaga namang masaya po natin. Super blessed po ng mga kapanalo po nito. At hindi po mga professional po yung mga maglalaro, guys. Mga non-professional po. So, kumbaga, parang yung mga naglalaro-laro lang sa bahay, ganyan. So, sila po talaga yung adhikain ni Alden Richards na tulungan mismo para po mas mahasa po sila sa paglalaro ng ML. At ginagamit ni Alden Richards yung ML bilang isa sa mga mas mabuting paraan. Kasi una sa lahat guys, marami kasi dito ML players na talagang almost maghapon, hindi na nakakatulong sa bahay. Pero itong ginagawa po ni Alden Richards sa esports, makakatulong din po sa tustusin po ng family po nung mananalo mismo dyan po sa esports na gagawin po niya by January 28. Kaya masaya po natin, good job dyan Alden Richards. Talagang mas pagpupokus sa mga kabataan ngayon sa paglalaro ng mga esports ng ganito na ML tournament. Kasi una sa lahat guys, bukod sa natututo sila, naiiwas pa sila sa bisyo at also guys, nananalo pa sila ng pa-premyo na pera, di ba? And then also guys, si Main Mendoza naman po, ayan, wala pa rin po siyang paramdam sa kanyang social media and then the same time guys, wala nga rin po siya sa Ipulaga. So, make it a private life po ang ginagawa po ni Main Mendoza today. Dahil una sa lahat guys, yun naman po talaga yung isa sa mga gusto rin nila alongside na pagiging public figure po nila. Which is gusto nila na maging private person, pansamantala. At yung pag-absent po ni Main Mendoza, may dahilan po yun kung bakit wala po siya kahapon. At kung ano man po yung dahilan, hindi po yung tungkol po sa Japan na guys. Kasi may nagsasabi po na asyete kahapon, pero
ang sinasabi po nila, lumabas daw po ng Philippines si Alden tsaka si Min. Pero agad naman po yung binasag po ng ML Tournament na inatinan po na event po ni Alden Richards, which is yun po talaga yung nangyari, at nandun po si Alden Richards at present po siya at nagsalita pa nga po siya at nagtalk pa nga po siya doon. Kaya wala pong katotohanan po yung kumakalat na balita na magkasama po si Min and Alden sa Japan. So kumbaga nagpost lang po si Min Mendoza ng kanilang second part po ng kanilang Osaka, which is yung kasama po niya is yung family Mendoza at pamilya niya po niya, di ba? And then the same time guys, yung Shalashaneta Awards, so hindi po nakuha po ni Min and Alden yon kasi una sa lahat kay siguro naka-apekto mismo doon sa award po na yon yung mga issue po na naglabasan po sa kanila, which is ang nanalo is puro taga dos, si Catherine tsaka si Daniel Padilla lagi yung nakakuha at tsaka si Vice Ganda. So yung sana inaasahan po natin na makukuha po ni Min and Alden ay hindi po napasa kanila kundi napunta po doon sa tambalang Catherine and Daniel Padilla. So hakot award na naman po dito sila sa La Chaneta. Inannounce po kasi kagabi or nung nakaraan yung kung sino yung po yung nanalo, kung sino na yung karoon ng award, which is sinahanap ko talaga kung meron talaga si Alden tsaka si Min, which is wala talaga eh. Hindi natin nakita yung pangalan po nila. Ang nakikita po natin, puro taga dos talaga po yung kinuha po nila. Ilan lang po yung mga taga Kapuso. Which is ang nakuha lang yata yung Maria Clara N. Ibarra at si Dennis Trillo. Kasi yung nasa guys, yun naman totally yung magandang palabas po sa Kapuso. Yun po talaga yung tinututukan po ng sambayan ng Pilipino. Kasi una sa lahat guys, history po yun ng Pilipinas. Ang El Poliverosterismo. O hindi kaya naman ng No Limit Tangere, di ba guys? Kaya masasabi ko natin, lahat po relatable eh. Kasi doon sa kwento po na yun. And which is, talagang deserve naman po talaga nila yung award po na yun. And si Alden tsaka si Min deserve naman talaga nila. Pero nagpapasalamat pa rin at congratulations pa rin sa kanilang dalawa. Kaya dahil na nominees po sila, silang dalawa doon sa award po na yun. Which is talagang may chance na nakitaan po sila ng potential para makuha po yung award po na yun. Pero hindi po talaga sila napili. And depende na lang po sa judges na pumipili po nun kung sino talaga yung bibigyan po ng award po na yun. And nagpapasalamat pa rin po tayo sa kanila dahil kinuha po nila si Min and Alden as nominee sa pagpipilian po ng award po na yun. So sa iba pang update guys, manatili po kayo nandyan para po sa mga daily updates patungkol po kay Min and Alden. And thank you guys sa panonood and see you for my next video. Bye bye guys.